Ikasampung kabanata. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang dumarating ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ngunit ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya. Palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at pakikinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasaniban siya ng demonyo at nababaliw. Ha! Bakit kayo makikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasaniban ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Mesyas, sabihin mo na ng tuwiran. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak.
Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, ngunit tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring pawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo kong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko yan, ang aking mga gawa ang inyong paniwalaan, kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At do'y maraming nanalig kay Jesus.